Samahin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangarap ng munting channel na ito. Sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli po nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isang nasa kapulungan, maging ang ating mga mahal sa buhay. At ganoon din po naman, ating pinasasalamatan ang ating mga kapatid, mga kamanggagawa na sa pamagitan ng kanilang mga tulong, ambag, na makarating sa kapulungan. Maraming salamat sa mga kapatid na ito. At ngayon po ngayon ay March 19, 2023. Ganap na pong alas 8:56 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat po ng aabuti ng pangaral ng munting channel na ito. O Facebook Live sa lahat sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maligayang pakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng buong mundo, ganun din po. Nagpapasalamat tayo sa buhay na ipinagkaloob ni Abay Hawa sa bawat sa atin. Ano? Bago ang lahat, meron po muna akong babatiin. Ito po ay si Kevin Kelly Alpache. God bless po sa inyo. Emmanuel Umali, salamat sa inyong tinalakay. Mag-iingat kayo palagi at ang inyong pamilya. Maraming salamat, Brad Kevin Kelly Alpache, sa maganda mong comment. So, yun po. So, ang ating pong naging paksa ay hinggil po doon sa regarding doon sa pagtutuli. Ano? Ito yung ating ikalawang bahagi. So, nakikita na po natin sa ating monitor, Sister Chris de la Cruz Kim, Melchor Pasis, Katlo Katanrol. O, ikalawang bahagi po ito ng ating tinatalakay. So, yan, meron na rin tayong mga share, ano ho? Si Brad Dasam Rotoni. Mga ganda umaga, Brad. So, yan o. Tayo ay tumuloy na doon sa ating paksa. Ano? Ito yung nakalagay doon sa Galacia. 2-2-3. Bumalik ako dahil nag-usap sa akin o nag-usap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng kapulungan at ipinaliwanag ko na sa kanila ang magandang balita na ipinangaral ko sa mga hindi-Hudyo, yung hintilo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman ko sang-ayon sila sa pinangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatulik ang kasama kong si Tito kahit hindi na siya Hudyo. So, dito ho, si Tito, bagamat siya ho ay Grego, eh hindi na ho nagpatuli. Diba? 4, lumabas ang usaping tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakasalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Yahawashay at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ayun. Ngunit kahit minsan hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanan itinuro ng magandang balita. So, sulat ito ni Pablo sa mga kapatid sa kapulungan sa Galacia. So, talagang hindi na kailangan. Hindi ho kailangan. At muli kong uulitin yung aking sinabi kahapon na ang Pilipino ho ay halos sa baka 99% puro tuli. Ibig sabihin, kung pagtutuli lamang
wala sa ating problema. O dahil bata pa lang tayo, sa mga kalalakihan, nagkalang mga tinuli na tayo. So wala, sa atin walang bearing o yun, o yung bigat na sinasabi dito. Sa iba ho, doon sa mga relihiyon na nagpapatupad nitong pagtutuli, na talagang pinupersa nila yung kanilang mga membro, katulad halimbawa ng mga Muslim, o ng mga, o ng OHC. O, yan ho ay, kumbaga, pinupersa nila na dapat tuli ka. Eh yan o, walang kaugnayan sa kaligtasan. At tatandaan natin, yung pagtutuli na yan, ritual. Oho, ritual yan sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, ritual. Ibig sabihin lamang, hindi panglama, kumbaga panglabas lamang, hindi yan yung talagang layunin ng kasulatan niya. Mamaya makikita natin, babasahin natin. So you know, and then, doon sa 5, na niyang Galacia pa rin, Galacia pa rin. 5:1 hanggang 11. So, ang nakalagay ho dyan, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag na kayong magpaaliping muli. Tandaan ninyo ang sinasabi ko, ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ang kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Nakita niyo ho ba? Ibig sabihin lamang, yung pamumwersa nitong mga nasa reliyon, na di o mano, kinakailangan tuliin ka, para yung ano, yung bautismo, self-baptism, pero yung ultimong bautismo, pinagkakapirahan ng marami yan. Di ho ba? Ayan. So, kinakailangan, obligado ka. Dito, sabi ni Pablo, inuulit ko na ang sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Halimbawa, inuobliga ka na ikaw ay magpatuli, bay, kinakailang obligado kang sumunod sa kautusan ni Moises. Andyan pa rin yung paghahandog, lahat, pagsunod doon sa mga kapiestahan. So, yung ginagawa ng OHC, ganyan din. So, kayong, sabi niya, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. So, ibig sabihin, pagka inuobliga mo ang isang miyembro, hiwalay ka na kaagad kay Kristo. Walang saysa yung gagawin mong pagtutuli, bautismo, lato yan. Wala nang saysa yan. Oo, kumbaga, si Abayawa na lang dapat ang natingnan. Ano? Oh, nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Oh, ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamagitan ng banal na espiritu at ng pananampalataya namin itinuturing kaming matuwid ng Diyos sapagkat ang mga naki Kristo walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Wala nang halaga yung tuli o hindi. Kaya nga sinasabi mga kahapon, edi ang maliligtas lamang puro kalalakihan kung ang pagbabatayan natin ay ang pagsunod doon sa pagtutuli. Sapagkat wala namang babae nagpapatuli. O doon sa mga ibang bansa na pinipili tuliin yung babae, aral nila yan eh, kultura nila yan eh. Ayan. Ibig sabihin, walang halaga yung pagiging tuli o hindi. Ang tanging malagay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahalan. Kahit naman tuli ka at hindi naman makita sa'yo yung sinasabi sa sarili mo, wala rin sa'yo yan. Dapat makita yung pagmamahalan ng magkakapatid. Siyempre, mabuti naman ang mga ginawa ninyo, sinong pumipigil sa inyo sa pagsunod sa kautusan. Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin nyo sana ang maling aral ay parang pampalsa na kahit kaunti ay nakapagpapalsa ng buong masa ng harina.
Alam niyo, ang dalangin ko mapanood ito ng mga miyembro ng OHC, mapanood ito ng mga miyembro ng mga Muslim. Kasi ang Muslim, billionaire na rin yan eh. Oh. Ngayon, yung magkukonverte, walang iba kundi si Abayawa. Oh. Kasi nabulag sila doon sa kinakailangan, tulika. Diyo, yan daw aral, kahit kaunti, parang pampalsa yan. Ah, makapagpapalsa yan ng buong masa ng harina. Oh. Ten, umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. So, yung mga yan ho ay meron ng mga hatol. Yung mga nagpapatupad ng pagtutuli, hinatulan na ni Abayawa yan. Noon pa man eh, hinatulan na ni Abayawa yan. Kaya yung sinasabi nila na paghuhukom, wala nang paghuhukom. Oo, yan ho ay isang uri ng talinhaga. Sinasabi nga doon sa Mateo, may sinasabi din yung pagbubukod ng tupat kambing. Mga talinaga na lamang ho yan. Matagal nang nahukuman ang tao. Oo, alam na niya kung sino. Yung sinasabi nila na paghuhukom, na darating yung paghuhukom, wala na ho, wala na, walang saysay yan. Oo, matagal nang nahukuman. Kaya sa ating kapulungan, alam natin yan. Kung tayo ay namumuhay ng matuwid, ibig sabihin, ikaw yung pinili, ikaw yung hinirang noon pa. Kung ikaw naman ay patuloy na nasa laman, ibig sabihin lang, hindi ka naman kasama doon sa pinili. Oh, hindi ka kasama doon sa pinili, doon sa hinirang, doon sa pinakapanimbanal. Ganun lang naman ka simple. Ang kasulatan, simple, kung titingnan natin, pag may espiritu ka, nagiging mahirap yan pagka ang tao ay nasa laman. Nakita nyo, ilang relihiyon na po ba ang nagtayo? Nagtayo, nagiba, namatay yung mga founder, at ang nakapanlulumo, ultimong patay na, ay buhay pa rin yung kanilang mga aral. Si Muhammad, patay ng matagal ho eh. Pero buhay na buhay yung kanyang aral. Si Felix Manalo, matagal ng patayan, pero buhay na buhay yung kanyang aral. Si Soriano, patay ng matagal, pero buhay ang aral. Ano? So, ibig sabihin lamang, kahit pala sila mga patay na, ay tuloy-tuloy pa rin yung maling aral. Kaya, siyempre, dalangin natin kay Abayaw, mapanood ito. Yun ang ating ginagawang pangaral, mapanood ng kahit anumang reliyon. Oo, kahit anumang reliyon. Malay natin, isa doon, sa mga reliyon na yun, meron doon na pinili at alisin, di ba, sa pamagitan ng tools na ito. Oo. So, yun. Ano sabi dyan? Jesus, nasa 5 Jesus tayo ng Galacia. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw, parurusahan ng Diyos sa mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ng pagtutuli. Oh, isang malaking kasinungalingan yon na sabihin, hindi nga sinasabi ni Pablo na kailangan, requisite, hindi kailangan, hindi required, hindi required. Oh. Kaya kung ano-ano mga sinasabi ni OHC at maging yung mga Muslim, ha, maging mga Muslim kung gaano yung paninira at ginagawa nila kay Pablo. Oh. Para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung totoo yan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? Kung yan nga ang tinuturo ko, walang kabuluhan ng mensahe tungkol sa kamatayan ni Yahawashay sa krus. Ang mensaheng hindi natanggap ng iba at ang mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuloy kundi magkakapon na rin. Ibig sabihin, wag na lamang ano, wag na lang yung dulo ng balat ng ari, alisin na rin nila yung bayag nila. Hindi ba? Marami yun dito sa aking pinapaksa, lalo na dito sa aking binasa. Eh, gusto nyo pala magpatuli. Ay, huwag na kayo magpatuli lamang. Ibig sabihin, huwag lang yung dulo ng balat ng inyong ari, ang tuliin nyo, magpakapon na rin kayo. Ano ba yung kapon? Yung inaalis mismo yung pinakabayan. Eh, baka naman, hindi kayo papayag.
Di ba? O sabi ni Pablo na, huwag mo kayong magalit sa akin. Magalit kayo kay Pablo, magalit kayo kay Abayawa. Kasi, yung sinasabi ko ay nababasa ko lang, binabasa ko lang para maintindihan ninyo. Ayan. Kung ipaiintindi sa inyo ni Abayawa. Di ba? O yan o, baliwanag yung aking binasa ha. Kung sabi nga, kung sinasabi nyo na kayo, pinangaral ko yung pagtutuli, abay, doon sa 12 at sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapo na rin kayo. O, gusto ba niyo yun? O, etsi, mga Muslim, panawagan sa inyo, pinupwersa nyo yung inyong mga miyembro na magpatuli, alisin yung balat doon sa dulo ng inyong ari, ay wag lang gayon. Oh, hindi kailanman itinuro ni Pablo oh na kailangang magpatuli kayo. Ayan, ngayon kung yan ay sinasabi na ninyo ay alisin na rin ninyo yung inyong mga bayan. Adil ba? Ayan. And then doon sa 6:11. Yan pa rin Galacia. Hanggang 16. Mapapansin nyo na, malalaki na ang mga letrang nakasulat dito. Ako ang sumulat nito. Gusto lamang na mga namimilit sa inyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo. Hindi ka naman Hudyo. Hintil ka. Ah! Di ba? Hintil ka. Ah, hindi ka Hudyo. Huwag mong pilitin na maging Hudyo ka sa pamamagitan ng pagtutuli. Hindi mo nga nasunod yung ritual na walong araw eh. Nasunod mo ba yun na ikaw walong araw pagkapanganak mo? Nasunod mo ba yun? Hindi naman eh. O sige nga, kahit sino, maging Muslim. Oh, maging mga, yan, nasa member ng mga OSC. Kayo ba? Tinuli ng ikaw walong araw? Sige nga. Baka hindi. Ibig sabihin lamang, kung kayo ay hindi tinuli ng ikawalong araw, huwag niyong pilitin na kayo ay maging Hudyo. Di ba? Di na pala kayo tinuli na ikawalong araw? Ay si Abraham, ikawalong araw, yung nasa yung tipanda niya. Kay Moises, ikawalong araw. Kayo ba, ikawalong araw? Di ba? Hindi, baka hindi. Baka yung iba nga, nagpatuli niyan. Baka 20 na, 20 taon na. Di ba? Oh. O di hindi nyo rin nasunod pala. Ayan ho yung mga mapagpaimbabaw. Kaya nga sinasabi nga, yun hong yes. Nakapagpapakumbuyan. May malaki ho. Kaya yung pinapay na marami yung yes, puro hangin ang naandun. Itsura lang ho yun ang lobo. Malaki lang, pero hangin ang nasa loob. Ah, ganyan din ang mga reliyon. Malaki lang sila, pero hangin. Oh, hangin ang nasa loob. Ayun. Sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung ituturo nila na ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. Yun eh. Yung naging kamatayan niyan, yan ang makapagliligtas. Oo, hindi yung pagtutuli, bautismo, kumpil, binyag, dasal ng palohod, rosaryo. Walang saysay ano. Yung nagbibigay ng pasalamat, nagbibigay ng ikapo. Walang saysay ulat yan. Ang makapagliligtas sa tao ay si Abayahawa nung makitulad siya sa tao. Sila mismo mga tinuli, hindi naman sumusunod sa kautusan. Oh, aliwalo ba na dito nakaletra? Yung mismong mga tuli, yung mga Hudyo mismo, hindi sumunod sa kautusan. Ipinagpipilitan lang nila na magpatuli kayo para maipagmalaki nila na sumusunod kayo sa seremonyang ito. Oh, aliwanag eh. Hindi seremonya lang pala talaga yan. Alin? Yung pagtutuli, yung bautismo. Ha? Kumpil, seremonya lahat yan. Paghahandog, seremonya lahat yan. Oh. Walang kinalalaman niya sa kaligtasan. Oh, lahat yan, seremonya. Di ba? 14, ngunit para sa akin, wala akong
ibang pinagmamalaki maliban sa kamatayan ni Yahawashay sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala rin halaga para sa mundo, hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Wala, walang saysay, walang bearing, walang halaga. Walang halaga kung tuli ka o hindi. Ang tanging mahalaga, binago tayo ng Diyos. Di ba sabi mo nga sa inyo kahapon, ang daming tuli. Marami yung tuli pero nakikiatid. Ang daming tuli. Manginginom pa nga eh. Oh, lahat ng bisyo nasa kanya. Sugal. Oh, babaero. Lalakero. Ha? Di ba? Eh, may mga tuli yan. Nasaan ang pagbabago? Hindi ganyan, no? Puro mga panlabas lang yan. Ang mahalaga, binago tayo. Niyabayawa. Sa lahat, para ho dun sa mga lahat, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ni Abba Yahawah. Para sa mga pinili ho, sabi ni Pablo. Ano? Biro niya. Unang Korinto, 7. 11. Sabi niya, ngayon sa inyong mga may asawa, may utos ako na sinabi ng mismo ng Panginoon, hindi dapat hiwalayin ng lalaki ang kanyang asawa. Ganun din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung hiwalay ang babae sa kanyang asawa, dapat manatili siyang balang asawa. O di kayo bumalik na lang siya sa kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang at walang sinasabi ng Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalataya ng lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Kung isang lalaki o isang babae naman ay may asawang hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang lalaki. 14. Sapagat ang lalaki hindi mananampalataya tinatanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa, at ang babae hindi mananampalataya tinatanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. Dahil kung hindi maging ang mga nakilala ay hindi tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang totoo, tinatanggap din sila ng Diyos. Ngunit kung gustong hiwalay ang asawang hindi mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Sa ganitong pangyari, wala rin pananagutan ang mananampalatayang asawa dahil tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay na mapayapa. Kung sa bagay, hindi naman kayo nakakasiguro kung ang inyong pagsasabi maging kasangkapan ng Diyos para sa kaligtasan. So, 17. Ang bawat isa inyo dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan ang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniutos ko sa lahat ng kapulungan. Halimbawa, kung ang isang lalaki tuli nang siya itawagin ng Diyos, hindi na siya dapat baguhin ang kanyang kalagayan. Kung ikaw ay tuli, hindi mo na dapat baguhin yung inyong kalagayan. At kung hindi pa siya tuli nang siya itawagin, hindi na siya kailangang magpatuli pa. Tinawag ka, hindi ka patuli, huwag ka na magpatuli. Eh kaya lang, sabi nga sa inyo, 99% dito sa Pilipinas, puro tuli. Kaya sabi nga sa inyo, wala ho itong bigat. Kung ang pag-uusapan natin sa lahat ng pagtutuli, ito may bigat doon sa mga sumusulong, o nagsusulong ng pagtutuli. O, 19. Sapagat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi, ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Why, maliwanag naman eh. Hindi ba? Ayun. Ngayon, doon naman sa pagtutuli na sinasabing hindi gawa ng mga kamay. Pupunta ko tayo. Colossians 2:11, na sa kanya tinuli rin naman kayo ng pagtutuli hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. 2:11 ho yan ng Roma. Ang sinasabi ho dyan, ito ho ay pagtutuli hindi gawa ng kamay. Sino ang gagawa? Si Abba Yahawah. O, yan yung nakalagay doon sa Deuteronomy 10:16. Ipad lang mo tayo ng bahagya. O, sa lumang tipan ito ha, baka hindi nakikita nitong mga Muslim at saka miyembro ng mga OHC. Tuliin nga ninyo ang balat na inyong puso. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Alin dapat tulihin? Puso.
Circumcise therefore the foreskin of your heart. Di ba? Ito yung spiritual meaning that right as was afterwards more strongly urged by Paul. Saan yan mababasa? Dos 25 ng Roma. Sapagkat ang pagtutuloy, tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuloy ay nagiging di pagtutuloy. Nakita niyo na yun? O ito, Dos 29 ng Roma. Datapat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuloy ay iyong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Yan. Oh, pati yung bautismo na yan, wala ho yan. Walang saysay ho yan. Ginagawa lang kayong alipin ng mga membro, o ng mga founder, lahat ng mga membro. Oh, ginanap na niya ba yan? Wala dyan. Kaya nga siya nakitulad sa tao eh. Di ba? Kaya ho siya nakitulad sa tao para ganapin yung kautusan. Di ba sinasabi nga niya, hindi siya naparito para nagpunta siya rito para ganapin yung kautusan. Hindi siya, hindi para suwayin, kundi ganapin. Di ba? Kaya nga ginawa na lahat ni Abiyahawa, lahat ng mga ritual, nagpatuli, di ba? Nagpabautismo. Ginawa ng lahat siya eh. Bakit? Bakit ibinabalik na naman? Alam nyo, napakaraming pera dyan eh. Dyan sa ritual ng bautismo. Tinan nyo relihiyon, hindi ka nagiging miyembro nila pagka hindi ka nagpabautismo. Ganyan din yung pagtutuli. Oo, yan o ikagagawa nitong mga mangangaral na sinungaling. Na inaalipin yung kanilang mga miyembro sa pamagitan ng mga ritual. Oo, hiyo ba? Yung pag-aalay ninyo, pera yan, yung inihahandog mo. Bibili ka ng baka, bibili ka ng kung ano-ano. Para saan? Ha? Oh. Yan ho ay mga turo, libadura, nitong mga mangaral na sinungaling, mga bulaan. Oh, huwag na ho kayong padala dyan. Inalis na nga ni Abay Ahawa yan, mga ritual na yan eh. Ginanap na lahat ho yan. Paghahando, ginanap niya na yan. Hindi nyo na kailangan yan. Oh. Lumayas kayo dyan sa inyong mga relihiyon na puro kasinungalingan. Tandaan mo ninyo, walang maliligtas na relihiyon sa kasalanan. Bakit? Yung mga founder mismo na mga yan, oh, hindi ipinamumuhay yung sinasabi nila. Oh, walang namuhay. Bakit? Ay puro mga nasa laman yung mga founder na yan. Di ba? Lahat ng founder, lahat ng founder. Oh, ng mga reliyon, mapa Iglesia ni Cristo, ADT, El Shaddai, GIL, lahat ng reliyon, Muslim, lahat 'to 'yan. Oh, mga amin, mga sinungaling ho. Wala kayong kaligtasan diyan. Ito sinasabi ng ako dito. Ang pagtutuli hindi yung salaman sa puso. Kinakailangan linisin ka ni Abayawa. 'Di ba? Oh. Eh, no, liwa-liwana. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso. Di ba? O, balikan natin yung Kolosas 2:11. Nasa kanya itinuli rin naman kayo. Ito ang sinasabi niya, mga kapatid sa Kolosas. Nasa kanya ay itinuli rin naman kayo. O, hindi dito kabilang ang reliyon. O, ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay na ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Di ba? O tres-tres ng Pilipos sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ni Abayahawa at nangagmamapuri kay Yahawa siya at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Wala na dapat yan. O di ba? Bakit? Yung pong mga hintil, tayo po dati Epeso 2:11, kaya nga alalahan ninyo na kayo nung una mga intil sa laman, tinatawag na di pagtutuli. Iyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Ayun na. Itong pagtutuli na ito, hindi gawa ng kamay. Alin? Iyong pagtutuli sa puso. Di ba? Kaya wala ng saysay, wala ng kabuluhan.
siyempre, ang magtutuloy si Abayawa, hindi naman kayang tuliin ng natin ng ating sariling puso. Di ba? Ang magtutuloy niyan si Abayawa. So, pagka nakita natin sa ating buhay yung gawa ng laman, at nabago ko yun, ayun, tinuli tayo ni Abayawa sa ating puso. Kasi mawawala na yan. Mawawala na yung, di ba yung balat, yan yung masamang balat. Yung nasa puso natin, yan yung mga masasama. Ano ba yung mga masasama? Yun yung gawa ng laman. Di ba yung binabanggit nga dun sa unang Korinto? Oh, ah, sa Mateo. Di ba sa 15? Yun ang dapat na maalis. Oh. Hindi ho yung mga ritual nga lang ho yan. Hindi ho ba? Oh. Oh, tingnan niyo ha. 18 ng Mateo. Ngunit. Ayun, 15-18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng mga tao. Ito dapat ang matuli eh. Ito ang dapat mawala. At ito ang nagpaparumi sa kanyang paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang alin? Ang masasamang pag-iisip. Biyan niyo yung iniisip mo galing pala sa puso yun. Yung iniisip mo, alibawa yung pagpatay, pakikiapid. Nasa isip mo, galing sa puso yan. Yung pangangalo niya na iniisip mo, galing sa puso yan. Oo. Yun daw, galing sa puso, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya, na para ano? Para pumatay. Mangalo niya, gumawa ng sexual na immoralidad. Magnakaw. Kaya kita ninyo, yung mga reliyon, wala silang kabusugan sa pagnanakaw. Di ba? Magsinungaling at manira ng kapwa. Ayan, anong ginawa nila kay Pablo? Di ba? Ang mga bagay nito na magpaparumi sa isang tao. Yun ang dapat tuliin. Ayan, tanong, sino ang tutuli nun? Hindi gawa ng kamay yan. Si Abayawa. Matandaan mo natin ha. Lahat ng pinili, lahat ng hiniran, hindi na kailangan hukuman ni Abayawa. Bakit? O, matagal na tayong pinalaya ni Abayawa. O, muli po, ayan na, maraming pong salamat doon sa lahat ng ating mga kapatid. At salamat doon sa lahat ng mga nagkukomento sa ating sa YouTube. At panging dito sa ating Facebook. Maraming salamat sa inyo. So, ang nakasama po natin ngayon sa umagang ito ay Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Carlo Catanrol, Brad Melchor Pasis, Brad Sam Rotoni, Brad Wilfredo Bedes, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Abrera, Shirley Rebelisa, Sister Elizabeth Dens, Brad Edmundo Umali. Ayan. Sabi ni Sister Elizabeth Dens, salamat po Abayawa, salamat lahat. Sister Maria Victoria, Sister Lori Calderon, Sister Loren Paulan, Brady Milano Umali. Sister Christina Juarez, Brad Fernando Pronebo Abilera. Ayan. So, yun po. Sana wala akong nakaligtaan. Kasi kahapon, hindi ko alam kung huli na sina Sister Regina Makoko kung huli ha, kung hindi nakaagot. Sana wala akong nakaligtaan. Siyempre, hindi ko alam mo kasi, yan, katulad yan, meron akong inalis, o yan, nakita ko na ngayon. Dito ha, dito sa aking timeline, ngayon, yung mga halimbawa, nag-ano doon sa kapulungan, yun, hindi ko makikita. Oo. Siguro, malibang puntahan. Eh, kaya lang, pagka ganito, talagang sana wala akong nakalimutan na mga kapatid. Ayun po. So, bukas o, muli, babalik na naman po tayo dun sa YouTube live. At siyempre, lagi nating purihin si Abayawa sa lahat ng pinagkakaloob niya sa atin, sa ating pong pangaraw-araw na pumuhay. Loobin po ni Abayawa na sa buong maghapong ito, patuloy tayong samahan
sa lahat po ng ating gagawin. At syempre, hindi naman ho mawawala yung ating parting na lagi sinasabi sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayhawa. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-una ng panahon at ngayon magpakailanman. Muli po, maraming pong salamat sa lahat ng ating pong nakasama dito po sa ating Facebook Live. Gabin po ni Abayhawa na gabayan po tayo at palaging ang kapayapaan ng siyang sumarin. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.